Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Ngayon ay magluluto ako ng French toast. So, ganito gagawin ko ngayon. Pinadalhan kasi ako ng aking pamangkin ng, ano ba yun? Custard. So, lalagyan ko muna to. Papakuluan ko muna siya. Kasi itong custard parang lasang ano siya eh, masarap siya. Lasang itlog. So titignan ko kung ano. Kung pwede na yan. Ang tatlong kutsara. Pakuluan natin ah. Kaya ako magka-custard kasi yung tinapay na binili eh ilang araw na baka amagin, so gagamitan ko na nito. So hintayin lang natin na ano to, kumulo. Babalik ako pagka malapot na siya. So ito medyo kumukulo na, tingnan niyo, medyo malapot na siya. Ganyan lang. Kaya ako pinakuluan, pinalapot. Kasi pagka hinalo mo siya doon, nasa baba lang siya eh. Kumbaga, titigas. So, ganyan lang. Ganyan lang ang kapaglapot oh. So, babalik ako, pipirpir ko lahat. So, ilagay natin itong evaporated milk. Pero huwag nyo ilalagay ang itlog kasi maluluto. Kasi bagong kuluto eh. Mainit pa siya. Lalagay ko yung asukal. Depende to sa panlasa nyo ha. Kung gusto nyo ng matamis. Ang gagawin ko, kukunti ang kulang muna. Kasi yung mga pamangkin ko, yung mga apo sa pamangkin ko, gusto nila yung matamis. Eh ako, ayoko na matamis. Kaya gagawin nila, lalagyan na lang nila ng condensed milk. Total, mahilig naman sila sa condensed milk eh. Siguro mga ano to, mga 3/4 cup. Tikman natin. Konti pa. Titikman ko bago yung itlog kasi saka masalmonella. Medyo ano. So, palalamigin ko muna to na konti bago ko ilagay yung itlog. Kasi pag nilagay nyo yung itlog, magiging scrambled egg yan. So, ito pala yung ano, yung tinapay na yung mga ilang days na to eh. Dami yan. Itawag nila rito cheese bread. Eh, ilang araw na. So, baka amagin ang gagawin ko. Gagawin ko na siyang ano, French toast. Na paborito ng mga pamangkin ko. Okay, so ang kailangan lang, tatlong itlog, evaporated milk, 1 cup ng 3/4 to 1 cup ng sugar, tapos lagyan ng tubig. Kayo na magtantsa. Basta ano siya, yung tingnan niyo oh. Ipakita ko sa inyo. Ito oh. Tapos, nilagyan ko ng medyo ng tubig kaya hindi na siya masyado mainit. Oh.
So ang gagawin ko, lalagyan ko ng konting vanilla, vanilla extract para medyo masarap. Konti lang. Ayoko naman ng ma-overpower yung lasa. Parang ka lang gumagawa ng, actually ang lasa nito parang leche flan eh. Ayun lang. Tapos alagay ko na yung ano, yung itlog. Posulet. So lalagyan ko na to ng itlog. Pag maglagay kayo ng itlog, ang gagawin nyo, bawat isa ilalagay nyo rito. Kasi halimbawa, meron pala rito na yung parang tawag nyo yung bubok na itlog na ilagay nyo dyan, de, sira na lahat yung ano, hindi nyo na magagamit to, sayang. So ako, ang ginagawa ko talaga, isa-isa. Dito ko nilalagay muna. Pag okay siya, tsaka ko siya ililipat. Mga tatlong itlog to. Para hindi naaaksaya yung ano, yung ito, yung mga ingredients. Kasi pag nilagay nyo, tapos yung diniretso nyo ganun, bugok pala yung nakuha nyo, sira. Eh, wala na yan, ang mahal-mahal pa naman. Lalo na ng evaporated milk, ang mahal ngayon. Ganun lang, ganyan lang. Tapos, babatihin lang. Para ang lasa nito, parang leche flan na. Madali lang to, oh. Kailangan mix na mix. Ang nagturo sa akin ito yung lola ko eh. Kasi mahilig magluto yun. Nasa bahay lang siya. College graduate siya. Teacher siya eh. Pero hindi na siya nakapagturo. Kasi nung nag-asawa siya, pagka-graduate niya, nung sa lolo ko, hindi na siya nakapagtrabaho. Nag-alaga na lang siya ng stay at home mom na lang siya. Which is mas mahirap. Titingnan nyo. Parang kulang pa ng itlog. Dali ah. Parang leche flan na to sa dami ng itlog. Apat na yung itlog. Ayan, pwede na. Ganun lang. So, ipiprito na natin. So, yan na. Ipiprito na natin. Pause muna. Pag ano, ibabalik ka. Tsaka ako papakita sa inyo. So yan, nabaliktad ko na. Kaya lang medyo nagtutuklap kasi parang yung sa asukal. Pero okay yan. So guys, ito na yung lutong French toast. Nilagyan ng butter at condensed milk. Sana itry nyo to ha.
Okay guys, babu!